Pero kung ginagawa sa'yo ng relihiyon ay bawalan ka ng bawalan, itali ka ng itali, takutin ka ng takutin at hututan ka ng hututan, ba't ka pa magre-religion? Nagamit ka pero wala kang pakinabang. Ano sabi ni Jesus? When you pray, saan daw pupunta? Sa temple? Go into your room. Close the door. Pray to your Father in secret. And whatever the Father sees in secret will be rewarded. So, ine-empower niya yung mga tao. Hindi nyo kailangan lumapit sa mga religious leaders para kayo magdasal. Okay. Kadalasan natin marinig itong imbintong doktrina ng mga siktang evangelicals at born again, mga kapatid, tungkol sa imbintong aral na hindi daw umano sila religion. Naunawaan kaya nila ang salitang religion? Madalas po natin narinig mula mismo sa bibig nito mga pastors ng evangelical, pastors ng mga born again. Kahit nga si Pastor Kibulo, hindi daw sila religion. At ang sabi ni Pastor Ed Lapis na ang religion daw ay ginagamit lang para mamimira. Pero kung ginagawa sa'yo ng relihiyon ay bawalan ka ng bawalan, itali ka ng itali, takutin ka ng takutin at hututan ka ng hututan, ba't ka pa magre-religion? Nagamit ka pero wala kang pakinabang. Pero ang tanong, di po ba si Pacquiao, Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya religion pero naging bilyonaryo? Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon eh. Katawan, tao. Oh, ang iglesia daw hindi reliyon. Ang iglesia ay katawan. Pero kahit hindi religion si Pastor Apollo Kibuloy, anti-religion, abay, sa kanyang solicitation, maliban sa kanyang offering na 10%, meron pang mga manggagawa siyang nagsosolicit. Di ba? That is the tithes. Patigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung humingi ako ng aeroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. Hindi daw siya religion. Paano ngayon i-reconcile ni Pastor Ed Lapis na ang pag-anib sa religion, hinuhot-hotan lang kayo, samantalang si Pastor Kibuloy na hindi religion, anti-religion, mayaman daw siya. Yeah? Ito. Dato ko, nagsali ko sa imo, dato da kong gugman ako sa imo, itraidor ko nimo. Driver, itraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw, ugang driver, patyunta ka. Siguraduhin ako, mamatay mong duha. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Grabe mga pagbabanta ni Kibuloy dito. And take note sa mga pastorals niya ito sinasabi. So ibig sabihin, isa sa mga pastorals ang nag-record nito. What do you think is the motive? Bakit ni-record ang audio na ito ng isang pastoral? Kasi naliwanagan ang pastoral na ito. Nakakilakilabot ang mga ginagawa ni Kibuloy sa kanila. Ito ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid. No? Di nga ba talaga kailangan ang religion? At itong religion ginagamit lang umano sa pamimera. Hinuhot-hotan ang mga miyembro. E paano ngayong anti-religion ngunit nagiging bilyonaryo? Samahan din niyo ako. Kumusta muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong makasama ninyo at inaanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang
at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Ating i-welcome ang ating mga suking taga-subaybay na pumasok ngayon sa ating chat. Hello, kumusta sa lahat na mga kapatid natin? Sandali muna. Okay. Ito, mga sumusubaybay sa atin ngayon na pumasok. Mila, si kapatid na Lorely Gamadlao. Si Estil Salvajo. Si Ili Almendras. Good afternoon sa lahat ng mga kakristiyano, kay Bro Wendell at sa kanyang mga kasama sa punto por punto. Si Whitey Mo, si Christina Sampung, watching from Concepcion, Tarlac. Si Noy Lacson, si Gia Duni Pipito. Hello, kumusta? Sa New Zealand pala ito. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, lalo na dyan sa punto por punto, sa pananampalataya at katwiran, marami nang pumasok ngayon nag-comment. Oh, sila si Sampagita Ganda, no? Sila si Tupilo BC, si Livercans, oh, Panat Yuda, Mr. Talibong, at Balong Bata-Bata sa mga pari na Romano. Ano kayang religion itong si Libercans, no? Pastor ka ba o bata-bata sa pastor? Si Leo Dimisio. Hindi pala sila religion, tapos sinasabi nila na kalayaan ng relihiyon sa PNP. Si Rindon Santana, Mayong Apon Bro Windel, Chupilo Bisi, Nida Rahas, Selsa Yangsun, watching from Agusan del Sur, si Lupo Duarte, si Freddy Gibaya, Roel Real Ulari Senior. Okay, maraming salamat sa Star 30 Star ni Ibura Gabayon. Maraming salamat, kapatid. Si Liber Kans, ganyang inyong labaw pa sa tights. Misa Rikim sa buntag kasalubong Thanksgiving or Neoptal Seminar Anniversary Business Ipining daw, cutting of ribbon, bayad na apay presyo, bisa, misa patay, walay libre. Protestante talaga ito, pagka born again ito si Liber. O na, kung tingnan natin Liber sa 10% ng mga pastor ninyo, grabe yun. Yung sa isyo ninyo na nauna natin tinatalaka yan, libing daw. Maraming salamat din kay kapatid na Ri Ibura Gawayo, no? Maraming salamat kapatid. Maria Sana Anaklito, si Catholic Defenders Las Piñas. Shout out Bro Windel. Amen. Si Micro Chalice Philippines. Okay. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome po. Okay, dali. Sa lahat at sa ating pananampalataya at katuweran. TC Florentine. Oh, hello. Si Analisa Oso. Si Rowena Akiho. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. So, welcome. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin, no? Una, yung sabi ni
ni Pastor Ed Lapis, isang born again, na di daw sila religion. Yun ang kadalasang marinig natin sa mga sikta na nagsusulputan sa ating panahon. Una, hindi daw kailangan ang religion. Para sa kanila, relasyon sa Diyos at hindi religion. Alam kaya nila ano ang ibig sabihin ng religion? Di ba religare? To bind again? Ano yung muling i-bind again ay ang relasyon sa Diyos. Oh. So, ito ang ating tatalakayin mga kapatid ng sinabi ni Pastor Ed Lapis. Pero kung ginagawa sa'yo ng relihiyon ay bawalan ka ng bawalan, itali ka ng itali, takutin ka ng takutin at hututan ka ng hututan, ba't ka pa magre-religion? Nagamit ka pero wala kang pakinabang. Oh, so, ba't ka papasok sa religion kung nahuhututan ka? Eh, kung punta tayo sa mga pastor, 10% yan. Ano po yan, 10%? Tithing si Pastor Kibuloy nga, no? Sabi ni Pastor Kibuloy, hindi lang sapat yung 10% niya. Meron pa siya mga manggagawa na nagsosolicit at nagbibinta ng ano-ano man. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes. Magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yun because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung humingi ako ng aeroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. At tandaan natin, antay tulad sa mga born again at Pentecostal, anti-religion din ito si Pacquiao. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon eh. Katawan, tao. Oh, acknowledge natin si kapatid na Miel Ohayas dyan sa General Santos City. Oh, ang iglesia tama daw. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon eh. Katawan, tao. Okay. Totoo naman na ang iglesia ay mga tao, hindi tao, mga tao. Pero taglay sa tunay na iglesia, ang tunay din na relihiyon. Okay. So, hindi nga siya relihiyon, anti-religion din si Pacquiao, pero mayaman siya. Dato ko, nagsali ko sa imo, after that kung gugman ako sa imo, itraidor ko nimo, driver, itraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton, dato ko, para magbabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton, ikaw o gang driver, Pacquiao ta ka. Siguraduhin na ako. Oo, yun ang sa hindi religion ha. Naalala niyo ba, nauna na itong tinatalakay, ilang born again na hindi religion, pero yung mga pastor nila, mga kapatid, pinainom yung sa ibang bansa, lason ang mga miyembro. Nilason ang mga lason, ang mga miyembro. Daming patay. No? Born again yan. Oh, yun ang resulta sa sariling pagbabasa lang sa Biblia na hindi naman sa kanila. No? Ilang bisis na yan na nangyari sa grupo ng born again. Okay. Babasahin muna natin comment bago tayo comment. Bago tayo magtalakay. O si Libercans, not religion center but relation center to God. Meaning hindi pira-pira ang labanan tulad sa iyo. Pira-pira ang labanan. But siya soul winning through spreading the gospel of Jesus Christ. Una, yung aral ninyo na sola scriptura at hindi kailangan ang religion, kahit saan na uri o version ng Biblia, di yan mababasa. No?
So daming mga aral ng mga anti-Catholic, halimbawa, hindi kailangan ng religion. Saan yan mabasa? Ano ba yung religion? Kaya mag-ingat talaga sa babala na... Pero kung ginagawa sa'yo ng religion, ay bawalan. Sandali muna. Mag-ingat sa babala mismo ng Panginoong Hesukristo. No? Sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 11 hanggang 12, maraming lilitaw na mga bulaang propeta at ililigaw ang marami dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Yon. Lilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral at dami ang matangay nila. Dagdag pa sa San Mateo Kapitulo 24:24. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiya, mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw kung maari kahit ang mga henerang. Oh, kaya mag-ingat. Eh, may mga pastor na ngayon na hinihipan lang yung mga miyembro, yon. Oh, para nang pinasukan daw umano ng anong uring espiritu. Kaya sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19, itong babala na darating talaga ang mga antikristo. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, nadarating na ang antikristo. Kahit ngayon ay marami na ang antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yon mga kapatid, ang dahilan na kaya mag-ingat. No? At pakinggan muna natin itong reaksyon ni pahayag ni Pastor Ed Lapis ng Born Again. Pero kung ginagawa sa'yo ng relihiyon ay bawalan ka ng bawalan, itali ka ng itali, takutin ka ng takutin at hututan ka ng hututan, ba't ka pa magre-religion? Ang tanong, yun bang mga pastor ng Born Again, hindi ba ng hukot-hot? Di ba yun ang hukot-hot ng 10%? Yung 10% dyan sa Biblia, di naman yun kabilang ang mga pastor noon. Nauna natin yung tinatalakay, mga kapatid. At hindi lang yan. Yung sinasabi nila na di kailangan ng religion, saan kaya nila yan napulot? Imbintong aral nila yan. Kasama yan sa mga doktrina na kinopya nila, copy-paste lang itong mga born again and Pentecostal sa tinatawag nila na five solas. Ano ba yung five solas? Five alons. Imagine, mayroon silang five alons na mula pa kay Martin Luther. Ano yung five alons para sa kanila? Una, yung tinatawag na sola scriptura, meaning Bible alone. Meron silang tinatawag na sola fide. Ano yon? Faith alone. Hindi naman yan mabasa sa Biblia. Oh. Meron silang tinatawag sola gracia, grace alone. Meron silang tinatawag na sola Christi, Christ alone. At meron silang tinatawag na sola Deo gratia, glory to God alone. So, yon ang tinatawag nila na five alones. So, sa mga born again at Pentecostal, kahit na kay Pastor Kibuloy, tingnan niyo, di ba? Ang dami ng mga born again ngayon na nagsisilitawan, mga kapatid, sa ating panahon, di ba? Napakarami. Pero iba-iba ang kanilang
mga aral. At para sa kanila, yung pagiging born again ay yung pagpunta sa kanilang iwan ko templo ba yan? No? Basta magsagawa sila ng prayer service. At yun daw ay kanilang worship service. At para sa kanila mga kapatid, ang pagtanggap kay Jesus bilang personal Lord and Savior ang kailangan at di na kailangan ang religion. Sisilipin natin kung ano ang mabasa sa Biblia. No? Gagamitin natin ang iba't ibang salin dahil nangangaral kasi itong mga born again na di na kailangan ang religion. No? So, ang problema nito, lalo na itong mga evangelical Protestants, tulad sa mga born again Baptists, mayroong GIL, mayroong Victory Church, mayroon pang kay Pastor Apollo Kibuloy na anti-religion din, iba ang view nila, iba ang interpretasyon nila sa tinatawag na born again na tanggapin bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Oh. So, ating tatalakayin ito mga kapatid, no? Dahil marami sa mga nangangaral din na kailangan daw ang tinatawag na religion. Una, yung para sa kanila na bilang mga evangelicals, born again Baptists, kailangan lang yung personal na relasyon mo kay Jesus. Tama ba ang aral na ganito mga kapatid? Nakabase ba yan sa Biblia? Hihimay-himayin natin. Una, ang paniniwala ng mga born again at tinatawag na Pentecostal churches at yung Baptist at iba pa na ang ating Panginoong Hesus tatanggapin mo lang bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas. Personal Lord and Savior. Biblical ba yan? Mali yan mga kapatid. Kontra pa yan sa nakasaad sa Biblia. Bakit? Ano po ba ang mabasa natin sa Biblia? Gamitin natin ang King James Version, ha? Okay. Bago natin ituloy yung pahayag ni... Ito ang mabasa natin sa King James Version. Sa John chapter 4:42, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this ended the Christ, the Savior of the world. See? Ano daw ang ating Panginoong Hesukristo? Sinabi niyang personal Savior? Hindi. Savior of the world. Dagdagan na sa first, gamitin natin ang New Jerusalem Bible. 1 John chapter 4 verse 42. We ourselves have seen and testify that the Father sent the Son as Savior of the world. So, napakalinaw sa Biblia mga kapatid. Nabatay sa dalawang talata na binasa natin, si Jesus ay universally. Ibig sabihin, pang buong mundo, pang kalahatan, na tagapagligtas. Hindi po siya personal lamang para sa individual. O yung tinatawag nila na personal Savior. Kaya mali po yung sinasabi ng mga siktang born again na para magiging born again ka daw, hindi na kailangang religion at tanggapin mo lang si Jesus bilang personal mong tagapagligtas. Hindi lang yan. Itong doktrina ng aral ng born again na para sa kanila mga kapatid, no? Pinagpipilitan nila na si Jesus ay personal mong Panginoon. Ha? Personal na Panginoon daw. Maliban sa personal na tagapagligtas, personal na Panginoon. Ngayon,
Titingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Ano ba nakasulat sa Biblia? Ang atin bang Panginoong Heso Kristo ay personal na Panginoon? Okay. Sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, ito babasa natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. O sige, malinaw ang sabi sa San Mateo Kapitulo 7:21, mga kapatid. Kaya mali po ang sinasabi ng mga sektang born again na para maging born again ka daw ay tanggapin mo si Jesus para magiging personal mong Panginoon. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi diyan sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 36, you know the word that he sent to the Israelites as he proclaimed, peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Ano daw ang ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid? Batay sa nakasulat, siya'y Panginoon sa lahat, hindi personal Lord. At ang salitang personal Lord, hindi yan mababasa. So maliwanag na ang ating Panginoong Heso Kristo, tagapagligtas ng lahat at Panginoon ng lahat, hindi personal lamang. So kung sasabihin nila na siya personal Lord at Savior, lumalabas tuloy na nilimitahan nila ang role ng ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid, para sa sangkatauhan. Kaya napakamali ang view na aral sa mga nagsusulputang siktang born again ngayon na nagtuturo na di na kailangan ang relihiyon. Ngayon, di na daw kailangan ang relihiyon. At lalo na para sa kanila, yung paniniwala lang, di na kailangan ang mabuting gawa, ligtas ka na. Mali din yan. Bakit? James chapter 2 verse 17. So faith by itself, if it has no works, is dead. See? Ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo, pag ito ay walang mabuting gawa, patay. Santiago 2:17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. O, see? Kaya mag-ingat, mga mahalang kapatid, nitong maring aral sa mga born again, no? At di na daw kailangan ang religion. Puntahan natin ito. Pakinggan muna natin. Nagamit ka pero wala kang pakinabang. Ano sabi ni Jesus? When you pray, saan daw pupunta? Sa temple? Go into your room. Close the door. Pray. Natural. Prayer yan. Pwede tayong magdasal kahit saan. Pwede. Pero, ang pagsamba ay hindi katulad sa pagsamba ng mga born again ngayon at iba pa mga Baptist, Pentecostal, dahil yung pagsamba na ginawa nila, mga kapatid, sa prayer service nila ay pagsamba ayon sa kanilang gusto. Ngunit tayong mga Katoliko, ang ginawa nating pagsamba ay pagsamba batay sa kagustuhan ng Diyos. Bakit? E di po ba? Maliban na meron tayong tinatawag na liturgical word, kaya may gospel reading, meron tayong Eucharist. At wala sila niyan. At yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up to the last day. Paano nila yan matanggap na wala naman silang Eucharist?
Anong sabi ni San Pablo sa 1 Korinto kapitulo 11 versikulo 26? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ang ginawa natin mga Katoliko sa pagsamba, sinamba natin ang Diyos ayon mismo sa kanyang kagustuhan. Pero itong ibang sikta, sinamba nila ang Diyos ayon sa kanilang sariling kagustuhan lang. Sa kanila yon, sariling kagustuhan. Okay. So, yung religion mga kapatid, of course, na sabi nila, di na daw kailangan ang religion. Sa original Greek Bible, Triskeia yan. Ang Latin yan ay religio. Na, tingnan natin, ano ang meaning ng religion? No? Tingnan natin. No? Na ang ibig sabihin ng religio, outward expression of spiritual devotion to bind back to God. So, pakigbugkos o pakighiusa balik sa Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng religion. Okay. So, ibig sabihin, yung religion mga kapatid ay pag-uugnay sa atin at sa Panginoon. At para sa kanila, hindi na yan kailangan. Ito ay galing sa Latin, religare. Religare meaning to bind again, to make relationship to God. So, yun pa ulit-ulit na sinasabi ng mga born again na kailangan ang relasyon, personal na relasyon, pero hindi religion. Hindi nila alam na ang religion ay to make relationship to God. Research naman pag may time, di po ba? Okay. So, tingnan natin ang punta tayo sa Biblia, no? Biblia. Kung ano ang mabasa natin, mga kapatid, di na ba kailangan ang religion? Sa contemporary English version, ito ang mabasa natin, contemporary English version. Ito. From Paul, the servant of God and the apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Then they will have the hope of eternal life God promised long ago, and God never tells a lie. See? Sa salin niya ng mga born again, mga kapatid. Contemporary English version. Ginagamit natin, contemporary English version. Bakit? Namalinaw yan. Na sinabi ni San Pablo mismo na I understand the truth about religion. So, may katotohanan kaugnay sa religion na ito'y di nila talaga matanggap, no? Ang katotohanan tungkol sa religion. Gamitin natin ang Common Bible, yung tinatawag na Christian magandang balita, Biblia. Ito ang mabasa natin sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Hindi maikakaila na napakadikila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hentel, pinaniniwalaan ng lahat, at itinaas sa kalangitan. See,
Ano daw ang nabasa natin, mga kapatid? Hindi maikakaila ang pagkadakila ng hiwaga sa ating relihiyon. So ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, merong relihiyon. Kaya mag-ingat kayo sa mga sekta na walang relihiyon. Delikado yan. Sa mga siktang walang relihiyon. Ano ang definition? Puntahan natin muna ang definition ni Ellen Goldwhite na Seventh-day Adventist sa religion. Ito, Alpha and Omega, Volume 8, page 354. Religion, a person's relationship with God, which shows itself in trust and worship, moral responsibility and structure, doctrine attained, the more developed forms of religion. So, napakalinaw mga kapatid na ang religion ay a person's relationship. Panay ang kanilang pag-turo na dapat religion. Religion. Hindi kailangan na. Relasyon lang. Abay, di nila alam kung ano ang ibig sabihin ng religion. Ito pa, Merriam-Webster's Dictionary. Research naman ha, pag may time. O, anong sinabi? Religion. A belief in God or in a group of gods, an organized system of beliefs, ceremonies, and roles used to worship a god or a group of gods, an interest, a belief, or activity that is very important to a person or group. Yun ang definition ng tinatawag na religion. Ngayon, ang born again ba, naniniwala ba sa Diyos? Natural naniniwala sa Diyos. Ibig sabihin, religion sila. Ang born again na sikta ba, may sariling system ba sila sa beliefs or ceremonies? Meron. Religion sila. Meron nga silang five solas, five alons. Di po ba? Yun ang kanilang tinatawag na sentro sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. At meron pa silang one save, always save. Okay. So, tignan natin ang nakasulat pa sa Biblia. Puntahan natin ang Revised Standard Version Bible. Ito ang mabasa natin sa Unang Timoteo 3:16. Without any doubt, the mystery of our religion is great. He was revealed in flesh, vindicated in spirit, sent by angels, proclaimed among Gentiles, believed in throughout the world, take him up in glory. See? Napakalinaw mga kapatid. Anong mabasa natin sa Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Di ba sinabi ni San Pablo, our religion? Meron silang religion. Kaya, yung mga anti-religion, mga kapatid, mag-ingat-ingat na kayo. Sa mga anti-religion. At hindi lang yan. Kung gagamitin natin ang tinatawag na Bible in Basic English. Anong mabasa natin sa 1 Peter chapter 4, verse 18? Ito, mabasa natin. And if it is hard for even the good man to get salvation, what chance has the man without religion or the sinner? See, kung mahirap daw umano sa mga mabuting tao na makamit ang kaligtasan, ano pa kaya sa mga tao na walang relihiyon? Kaya mga kapatid, ingat-ingat naman ha, sa mga anti-religion daw, pero para bang di nila naunawaan kung ano talaga ang religion. Ang daming mga talata na nabasa natin. Halimbawa, balikan natin ang
tinatawag na Bible in basic English. Ano ang salin sa 1 Timoteo chapter 6 verses 3 up to 4? Ito ang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Oh? Okay. Ito mabasa natin sa naturang talata. Oh. If any man gives different teaching, not in agreement with the true words of our Lord Jesus Christ, and with the teaching which in the agreement with true religion, he has an overhigh opinion of himself, being without knowledge, having only an unhealthy love of questionings, the wars of words, from which come envy, fighting, cruel words, evil thoughts. O nakita nyo ba? Nabatay sa Protestant na sali na yan, may tunay na relihiyon na ito'y di talaga matanggap ng mga anti-Catholic, mga kapatid. Kaya, mag-ingat-ingat. Ha? Dahil, binanggit sa Biblia na may tunay na relihiyon. At ayon sa James chapter 1 verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Oh. So paano ngayon sa mga taong walang religion, ha? At anti religion, mga kapatid. Kaya kung tingnan natin ang Sirach chapter 41 verse 8, ito mabasa natin. Oh, delikado pala. You are dumb. You a religious people who have abandoned the law of the Most High God. Kaya paano i-reconcile kung tinitira niya ang relihiyon pagkatapos si Pastor Kibuloy na anti-relihiyon? Ah, anti-relihiyon si Pastor Kibuloy. Di siya relihiyon. Oh. Di siya relihiyon. Oh, balikan natin. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon eh. Katawan. Tao. At kahit di siya relihiyon, oh, grabe, maliban sa 10%. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon, because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Pag humingi ako ng aeroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Bigyan ako ng malawak na lupain para sa operation ng kinam, bibigyan ninyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. At daming natangay sa mga mangangaral na ito. Bakit? Dahil alam niyo naman na marami din sa mga Katoliko ngayon na ang mga magulang ay hindi na at nakalimutan na na mangaral sa katisismo sa loob mismo ng pamilya. Marami na ding mga magulang ngayon na alam nyo, marami na, no? Na mga magulang ngayon na di na magro-rosary. Kaya kumakalat itong mga iba't ibang mga sikta sa ating panahon, mga kapatid. Mag-ingat. Magpakasimbahan tayo sa loob ng pamilya. Lumen Gentium number 19. At acknowledge natin ang mga pumasok ngayon. Oh, sila si Bert. Ito, dami na mga pumasok para ngayon. Si Nining Javiliana, si Melody Suarez, Sierro Mihorda sa Hong Kong to. Si Nestor Bernalis, hello.
si RSU Dailan, Sarangani Province, si Nestor Bernalis, si Hermoso Delfino, si Chings Aduna, Christ Life, Daryl Bautista, Bert Tulumi, pwede hiwalayin si Kristo sa iglesia? Eh, di pwede ihiwalay mo si Kristo sa iglesia. Bakit? Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. Pag ihiwalay mo ang Panginoong Hesukristo sa iglesia, eh, anong resulta? Walang pagkakaiba yan sa manananggal, di po ba? Ulo lang, walang katawan. Si kapatid na Jewel Tabuena, huwag kayong malimot mag-subscribe sa kanya. Napakaganda, magaling mag-drawing ito, no? At choir ito din. So, si Maria Kadyog, si kapatid Nita Kadyog, kita-kita tayo diyan sa Mountain Province, sa Baoko. Naka-schedule na kami ni Father. Si Maria Beatrice Sindol from Surigao. Hello, kapatid. So, bago lang kami nagpunta dyan sa Surigao del Norte, at akong nagmamaniho lang patungo, Usamis, ang layo, no? Patungo dyan sa Surigao. Okay. Si Noemi Gold, Mr. Cute, Nenio Lorenzo Florido. Out of topic po, Brad. Good afternoon, bro. Windel, yung sinasabi nila na pagpadugo sa bahay, totoo po ba naman sama yun? Yes, bawal po yun, kapatid, ang pagpadugo sa bahay. No? Bawal yan. Pagan practice yan. At unang Korinto, Gs 20, ang ginagawa ng mga pagano ay pagsamba ng mga demonyo at hindi sa Diyos. So, Naomi Gold from Singapore, shout out. Meldred Gabiho sa Bukidnon. Si Emeline Chua, Stava, Saktugyod Gabrad, Wendell, ang kabataan karon, labi na gyud kami. Sa una magrosary gyud. Bago matulog, ibalik natin. Ibalik natin mga kapatid. Hindi pa tapos. Hindi pa huli. Okay. Balik natin. Si Teresita Diego. Inon. Hello bro Wendell, maayong hapon. Si Magdo Ronas Gaum. Program ninyo si kapatid na Lucina Placido. La Pastura. Simbahang pantahanan o domestic church, gampanan ng parents na magturo ng katekismo, tama, at manalangin lalo sa mga anak. Si Nativity Buban, good afternoon sa lahat viewers from Canlubang, Kapayapaan, Palaw Fatima. Si Pas Valdun. Asan ba yung SG? From SG. Surigao? Si Mayong Hapon Ruindil. Mga si FD. Si Angelita Lipura Berhard. Good afternoon, Ruindil. At sa lahat natin mga kapatid na sumasamay. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, si Captain June Okmen sa Trinidad Bohol. Uy, Trinidad Bohol. Si kapatid na Robert Aranza, kumusta bro Wendell? Ayong hapon, lahat ba ng fallen angels ay masama? Lahat na inkarnasyon, natural. Yung lahat ng mga fallen angels, mga masama talaga yan. Dahil sila yung mga rebelde sa Diyos, mga inkanto, fallen angels din yan, territorial in nature, kapatid. No? Territorial in nature, mga inkanto, tikbalang, diwende.
So, mga fallen angels yan, territorial in nature. Noemi Gold. Si Bringo Maribel from Apare, Cagayan. Si kapatid na Ninita Cadiuga diyan sa Mountain Province. Mildred Cabijo, SJ, Singapore. Yan bro. Ah, okay. Singapore pala. Binig ko. Security guard. Okay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Tinatalakay natin ito hindi upang saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, kundi sa pamamagitan na ito, sana magamit sa paghanap ng katotohanan at maliwanagan, tulad sa marami na natin mga kapatid na yumakap sa simbahang Katoliko, dahil alam niyo ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, at ang paggadaya pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Napakapait at napakadelikado. Pag namadaya tayo sa pananampalataya, nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong inyong lingkod, Bradwin Del Talibong. Hanggang sa muli, mga kapatid. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.